Hello everyone, what's up? I'm back for the another video. But in this video guys, so we're going to share with you guys yung mga ginagawa namin sa loob ng bahay, kung paano namin tinuruan si Leonard, yung aming panganay not this, but sinasama na rin namin siya kung paano namin sila tinuturuan na magsalita. Since yung panganay ko ay may mga signs siya ng pagiging autistic kid, ganon. First, ito yung magaling mag-research. Siya yung nakaka-discover ng mga signs ni Leonard na ano namin na na autistic siya. But as of now, wala pa kaming confirmation na autism si Leonard. So, sumali siya sa group ng sa Facebook, may mga groups doon ng mga autism. Nakita niya yung mga story ng ibang mga bata and may mga similarity sila kani Leonard. And doon nakilala namin yung isang therapist, guys. Tinatanong namin yung mga signs na nakita namin kay Leonard and yes nga, yun yung mga sign ng isang autistic kid. Kahit wala pa kaming confirmation kung autism, may autism talaga siya. Kung may autism talaga siya, gumagawa na kami ng paraan kasi magsi 7 years old pa siya and hindi namin siya nakakausap ng diretso. So, maraming mga bagay na ginagawa ng normal kid na hindi niya nagagawa. Yes. So sa mga hindi nakakaalam, so yung autism is ASD or tinatawag na autism spectrum disorder wherein hindi lang late yung kanilang development pero hindi normal yung kanilang skills, yung kanilang behavior, psychological condition, maraming kulang sa kanila, like for example yung verbal communications wala sa kanila, and then hindi siya sumasagot. Hirap sila sa iba't ibang bagay, like kumain ng sarili nila, dumumin sa sarili nila, alagaan niya sarili nila, of course. And ilan sa mga signs na nakita namin sa kanila na meron sa Leonard na autism is unang-una yung eye contact. Sa nurse ko, hindi siya tumitingin ng diretso. Kapag may autism daw, it's no eye contact. Kapag tatawagin mo siya sa pangalan niya, is hindi siya lumilingon. Although alam niyo yung pangalan niya, pero ayun sa mga signs. Parang walang naririnig, which is naririnig naman na talaga. Na may autism siya. Wala siyang verbal communication talaga. To confirm yung ASD or autism spectrum disorder nga, kailangan silang ma-assessment doon sa tinatawag na developmental pediatrician. Pero na-confirm na nga siya nung therapist na na-contact na. And yung therapist, guys, pwede kayong magpapaano ng therapist dun sa mga bata, pero masyado siyang pricey, so that's per hour ang bayad niya, and that's I think 100 plus per hour. Hindi, oo, parang ganun. Yeah, parang ganun. And nakahanap kami, guys, sa online, sa Facebook, na napakamura na ng offer niya, pero kami ang gagawa. So, okay na yun. Ang binabayaran namin sa kanya is the program. So, nakakausap na namin siya. In-explain niya yung gagawin. Kami na yung gagawa sa bahay. So, that's only 500 pesos. Per program. And, so, yung program naman ay naglalast siya. Depende kung nalampasan na ng... Kapag kaya na ng bata. Overcome na ng bata yung tinuturo namin. Tinitrain ng program. So, yes. Doon na magpapalit ng program. So, panibagong bayad na yun. Pero, ang kagandahan nga doon is hindi kami nagbabayad ng per hour or per day, per session. Kaya, kailangan na talaga maging hands-on and gawin na lang yung ano, yung tinuturo niya para umepekto. And yun yung i-share namin sa inyo ngayon, guys, kung paano namin ginagawa. Ilang days pa namin tong ginagawa kasi bago pa lang. And gusto lang namin i-share sa inyo. Wala pang 1 week. Na? Yes, wala pang 1 week. Gusto lang namin i-share sa inyo para makatulong dun sa ibang mga nanay na namo problema kung paano nila i-train yung anak nila at home, ganun. Lalo na sa mga katulad ganito, sa mga autistic kid. But actually, guys, kahit hindi autistic yung anak nyo, this is perfect para mas mabilis matuto yung anak niyo magsalita. And tulad nito, tinuturuan na rin namin siya kung ano yung training namin kay Leonard. So siya, tinuturuan na rin namin kahit alam naming normal naman. And ayun, para mas mabilis magsalita yung bata. O ito na kami lahat. Shout out everyone. So this is Kuya Leonard. This is Kuya Leonard, guys. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Ayan, so hindi siya mautusan. Hindi siya sumasagot.
Pero nagsasalita siya, pero bihirang-bihira. Pag tinatanong mo, hindi siya sumasagot. Ganon. Pag gusto niya, sumasagot. Pag, pero madalas hindi. Kaya ang pinakaunang gagawin natin, guys, ay kailangan makausap natin siya. Yun yung binabayaran namin kung paano namin siya turuang magsalita. The first thing na gagawin natin is, unang-una is no more cellphone. So, wala na talaga silang cellphone, wala ng gadget, laptop, TV, wala na. So, simula nung nakausap namin yung therapist, hindi na namin sila pinapagamit ng cellphone. Yung cellphone, guys, eh, hindi nila nakakausap yun. And ang nangyayari nun, yung mga words na lumalabas sa bibig nila ay yung mga galing lang sa pinapanood nila, mga ABC, or yung mga kanta ng Baby Shark. Kumbaga, yun yung napapractice nila. So, ayan, umalis na sila, kami na lang dalawa ni Baby. Kaya no more cellphone daw talaga, as in, zero to cellphone siya. So, 3 days pa lang sila na walang cellphone, and ang laki ng development na napansin namin sa kanila. Kasi dati, yung may cellphone sila, guys, pag namatay yung cellphone or pag walang cellphone, iyak sila ng iyak kasi gusto ng cellphone, ganon. Pero nung tinitry namin sila na wala ng cellphone, mas less yung iyak nila and mas marami silang activities na nagagawa and mas marami silang words na natututunan. Kumbaga, I mean, yung natututunan nilang words ay yung words na galing sa amin, hindi yung galing sa cellphone. Kahit daw learning videos, yung video na yon ay hindi pa rin pwede. Dahil kapag nagsi-cellphone daw ang bata, ang sabi nila, hindi na develop ng maayos yung brain. May mga parts ng brain na na-develop, pero hindi yung buong brain ng bata. Kumbaga may kulang. Malaking ano yan, malaking percent yan kung bakit yung bata late magsasalita. Okay, and the next one is, kailangan lahat ng bagay ay may label. O, diba? Pak na pak sa label. Bawal ang MU. Bawal yung MU. Lahat ng bagay na ipapakita namin sa kanila, kailangan sasabihin namin kung ano to. Ganon yung ibig sabihin ng may label. So, just like, for example, meron akong toothbrush. So, hindi pag hinihingi nila ang toothbrush, guys, hindi namin pwedeng ibigay hanggat hindi nila sinasabi kung ano to. Para masanay sila, guys, na words yung sasabihin nila and not sign language. So, no more sign language. So ngayon, hindi pa nila as in nabibigkas, pero tinitrain namin sila na as much as possible mabibigkas nila. So, lahat ng iaabot ko sa kanila, kailangan sinasabi ko kung anong name. Just like, for example, water, banana, toothbrush, ganyan. So, hindi namin binibigay agad hanggat hindi nila nababanggit yung toothbrush. Kahit katiting na words lang. Kumbaga, yun yung purpose nun eh, para malaman ng mga bata na hindi sila dapat nang hihingi ng mga bagay-bagay through sign language. Kailangan talaga through words. Ito daw talaga yung pinakaunang program na gagawin, yung sa speech. Kasi kailangan matuto silang mag-approach, magsalita. Kailangan makapag 100 requests sila sa isang araw. Halimbawa, gusto nila ng water. So, ibibigay ko sa'yo na water, ganyan. Tapos, after that, kukunin ko ulit. Siyempre, manghihingi ulit sila kasi uhaw pa, diba? So, ibibigay ko ulit. Pero bago ko ibigay, sasabihin ko muna na water. Water para malaman nila na this is water, ganon. And as much as possible, mas makakarinig tayo ng words from them na water. Kahit hindi nila mabuo yung water. So, siya, nitong mga nakarang araw, guys, nakikinig ko na sa kanya na pag pinakita ko yung water, sinasabi niya, whoa, parang ganon. So, may kaunting development na siya. Medyo mabilis sa kanya since normal kid siya. Unlike sa kay Leonard, medyo mahirap siyang turuan pero kailangan na talaga consistent tayo. Pag umiiyak, kasi may nagta-tantrums yan sila, yung iyak nila na binububog nila yung ulo nila or nabububog sila na ibang bata. So, ang kay Leonard ginagawa niya, yung sarili niya, yung binububog niya, which is hindi siya maganda. Kapag umiiyak ang bata, guys, hindi natin pwedeng i-comfort, ganon. So, pag umiiyak sila, hayaan natin silang umiiyak dyan. Sabi nga nung therapist ni Leonard na simula ngayon, kailangan tibayan natin yung loob natin. Kailangan tigasan mo yung puso mo, ganon. Kasi, syempre, as mother, di ba, as parent, naaawa ka dun sa anak mong umiiyak. Pero kailangan mo siyang pabayaan. Kasi ganito yung umiiyak kasi yung mga bata. Kasi, iniisip nila, ay, pag iiyak ako, ibibigay ni mama sa akin to. Parang nakukuha nila yung gusto nila through iyak. Which is, yun yung dapat nating baguhin. Dapat
makukuha nila yung gusto nila kasi sinasabi nila, hindi dahil sa umiiyak sila, parang ganun. So, dapat babaguhin natin yun, yung way nila ng sign language, way nila ng iyak para makuha yung gusto. Kaya, instead, pag iiyak sila, huwag mong ibigay yung gusto nila. Ang gagawin mo, hahayaan mo yan hanggang ma-realize nila na, ah, pag umiiyak pala ako, hindi pala ibibigay ni mama to. Ibibigay pala ni mama yung gusto ko kapag sasabihin ko. Kaya, doon napapractice sila na magsalita. Kaya, yun, effective naman siya. So, ginagawa namin kay Leonard yun. Pag umiiyak siya, hinahayaan lang namin siya. And maya-maya, na-realize siguro niya na walang papansin sa akin. Tumatahimik na lang siya, ganun. And si Baby Girl din, ganun ginagawa namin sa kanya. Ayan, para mas mabilis yung pagsasalita niya. Kasi medyo late din siyang nagsalita eh. Mag-3 years old na siya, pero yung salita niya, inship pa rin. Ang advantage sa pagkakaroon ng therapist, guys, kahit nasa bahay lang kayo, unang-una is mura na siya. So, for only 500 pesos, di ba, malalaman mo na yung mga tips. Kahit kami lang sa bahay ang gumagawa, kinukuha na namin ng video yung ginagawa namin and sinisend namin sa kanya and then nagko-comment siya. So, pag mali yung ginagawa namin, sinasabi niya na ito mali, ito yung tama, ganun. Anytime, guys, pwede naman siyang i-contact. We're looking pa rin dun sa DP niya para magkaroon talaga ng confirmation. Kailangan yung confirmation na yun, guys, para makapag-aral siya sa SPED, yung special education. So, okay. So, as of now, that's our video for today. And say bye-bye. Sinamahan talaga ako ni Baby Girl sa aking video till the end. And bye-bye! Say bye-bye to everyone! Bye-bye! Man! Oh, very good! Uy, bait-bait naman! O, di ba ang bilis niya? Yay! Hindi pa tapos? Bye-bye! What? O, flankies! Mwah! Flankies! Mwah! See you on our next video. Subscribe and like. Share, of course. Para marami tayong matutulungan, di ba? Thank you.